benepisyo ka bang hindi makuha sa ilang ahensya ng gobyerno? Gusto mo bang magkaroon ng oportunidad sa negosyo? Kailangan mo ba ng payong legal pero wala kang pambayad sa abogado? Aba eh, tumutok ka na sa programang Mare ng Bayan tuwing alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Ayun o, magandang hapon po sa inyong lahat. How are you? Sa lahat ng ating mga taxi driver, jeepney drivers, mga sweet drivers nating mga tricycle drivers, mga security guards, mga riders ng ating mga nagde-deliver ng kung ano-ano. Hello, hello, hello. Magandang hapon po. Mare ng Bayan, Mare Yao, at your service. Hello! Ako po ay nagpapasalamat sa DWIZ, sa ating mga bosses dito. Of course, Boss Edgar, hello! Magandang gabi po. Sa lahat po ng ating mga kasama dito sa DWIZ, maraming salamat sa inyong warm welcome. Yay! Ang tawag ko dyan, green light. Nawala si green light. Green light. Ayan. O, diba? Akala nyo, hindi kami uso. Uso kami dito. So, hello, hello sa inyo, mga katropa natin dito sa DWIZ. Muli po, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Makakasama nyo po gabi-gabi dito sa DWIZ 882. And aside from kami kanina ni Senyor Mon Ilagan sa ating news sa IZ Balita, every 5:30 po ng hapon hanggang 6:30 ng gabi, makakasama niyo po ang inyong abang lingkod at magbibigay tayo ng mga papremyo. Wow. Diba, no? Mga papremyo at syempre magbibigay tayo ng serbisyo publiko. Ayan, at hindi lamang yan, ha, magbibigay din po tayo ng mga kaalaman, impormasyon, everyday po yan, kasama nyo lang ang nag-iisang Mare ng Bayan, Mare Yao, kaya wala hong iwanan, ha. Ayan, so kung kayo po ay may mga problemang legal, abay tumutok po kayo sa amin every Tuesday. Monday is our government agency day. Ayan, so kung kayo po ay may mga problema, ipopost ko po sa ating DWIZ Facebook at sa ating Facebook ng Mare Yao kung ano-ano mga ahensya ng gobyerno na aming i-feature daily. Kung kayo po may mga katanungan, aba, mag-text na po at or pwede rin ho kayong dito, ha, mag-post kayo sa ating official DWIZ Facebook account ng inyong mga katanungan. Pwede rin kayong tumawag, ha. Pasensya na kayo, hindi pa ako masyado nakaka-memorize. Kaya ito, ha, mapapanood at mapapakikinggan po ang ating DWIZ 882 or 882 sa am.com at i-download po ang DWIZ app sa iOS at Android, DWIZ 882. Live din po tayo via DWIZ 882 Facebook page. Ayan. Ang telephone number po natin dito, sulat nyo na, ha? Para at least memorize nyo na, para bukas tawag na lang kayo, ha? 8470. Ulitin natin yan. 8470-1750-254. Ang text hotline po natin ay 0998-376-6768. Ayan. Tandaan nyo yung ating text hotline, ha. 0998. Nakikita ba sa ating monitor, sa ating Facebook? Hindi. O gagawa tayo dyan, ha? Para nakikita nila. Para po, pagka nagkaroon kami ng mga papremyo rito, abay, kasali kayo. Are you ready? Yan, ready na. Sino ang mga batang 80s? Tingnan mo itong si, ano pangalan ng ating DJ dito, no? Si Jerry! Hindi batang 80s. Oo, walang kwenta. Ha? A 90s.
80s nga ako eh, ba't ba nangungulit ka? Oo, 80s nga ako, bakit ba? Alright, anyway, naku, mga kasama natin ngayong araw na ito. Of course, ang ating, naku, napakagaling na Dean. Nakasama natin ito sa maraming mga shows, sa ating previews na programa, pero makakasama rin natin siyang muli, ha? Magha-hi tayo isa-isa sa kanila, pero ang unang magiging kasama natin ngayong hapong ito, walang iba kundi si Dean Maria Soledad Mawis, ang chair or chairman ng Philippine Association Law School Inc., Dean ng College of Law, Lyceum of the Philippines. Palakpakan po natin Dean Maria Sol Mawis. Hello, Dean. Hello, good evening. How are you? Thank you again, Marigyao. Hello. Yan, nako, ever young si Dean, no? Dean, lagi ba tayong naka-work from home? Ay, hindi naman. In fact, galing ako sa opisina. Mm-hmm. Bumukas, nagbukas na ang mga korte, kaya nag-hearing na ngayon. Mm-hmm. So, okay naman. Oo, yan. Kakamustahin po natin si Dean. Hindi nyo po na, alam nyo po, isang batikang abogado, practicing lawyer pa rin si Attorney Sol Mawis. At hindi lamang yan, magaling din siya dahil nagtuturo din po ang ating Dean. Dean Sol Mawis naman, di ba? Sa Lyceum of the Philippines. At syempre siya rin po ang chairman ng Philippine Association Law Schools Inc. Hello! At ma'am, sige nga, bigyan nyo nga kami ng konting background sa gaano kadami na po ang estudyante sa Lyceum, ma'am? Ngayon po, siguro mga 214 po kami ngayon. Mm-hmm. Tumaas po ng konti. You know, we are medium-sized law school. So, mas maganda naman po sa ngayon kasi dahil lalo na po via Zoom, mas mahirap kasi pag madaming estudyante sa Zoom, no? Oo. Tamang-tama lang ho yung number of students, lalo na nga, nag-ano ho tayo ngayon, kaya Zoom ho ang turo. Mm-hmm. O kaya mga portals. And then dami yung cheating pag Zoom. Ay, hindi naman ko. Hindi, wala cheating. No cheating, at saka mahirap mag-cheat kasi mas mahirap maintain pag freelancing. Question. Oh. Time at ano time, may time 'yan. Kaya mauubusan ka ng oras kung ikaw ay mangongopya pa, no? Oh. Tsaka sa totoo lang lagi ko ang sinasabi sa estudyante. Ako ang sinasabi ko, mangopya ka ngayon, babagsak ka sa bar. So ayun, it's a choice, karma ang tawag dyan. Tama. Ayan, takot-takutan lang 'yan. Tsaka pangalawa, abogado ka, hindi ka pwedeng maging corrupt, hindi ka pwedeng maging taliwas sa norm, no? You have to be honest. Hindi ka pwedeng maging, hindi ka karapat-dapat maging abogado kung ikaw ay nangungopia lamang at batang-bata ay hindi ka sumusunod sa tamang ugali, no? Mm-hmm. Mahirap yun. Kaya nga, ang tawag dyan, green light! Green light. Hindi siya red light, green light 'yan sinasabi lahat sa atin ni Dean. Alam nyo, merong mga future partnership tayo, ha. Kaya abangan nyo po 'yan, ha, dahil sa mga susunod na pagkakataon, mga batikang abogado po at mga deans ang makakasama natin dito sa ating programa. At maraming salamat sa iyo, Dean Mawis, ha. Thank you so very much. Yeah, maraming salamat sa iyo kasi kahit lumipat ka kung saan, hindi mo kami nakalilimutang maisama sa iyong new journey. And congratulations, you have a very new show and I'm very sure patok na naman yan. Nako, maraming salamat sa iyo, Dean, ha. At basta, ha, Dean, babalik ka dito dahil of course ang tinuturo ni Dean sa Lyceum at expert na expert siya ay family law. Tama ba, Dean? Naalala ko pa. Oh. Yes. Mm-hmm. Yes. So, I teach family law in other schools too. Yes. Yes. At syempre, nako, ang controversial na divorce law. Ayan, pag-uusapan natin dito yan, ha. Every Tuesday po yan sa Mare ng Bayan Show. And of course, Dean, alam kong meron siyang 6 o'clock na Zoom. Kaya pakakawalan na natin.
6 o'clock, magtuturo pa si Dean, no? So yung mga taga-LICU, mga nag-aaral po ng law, nako, you better watch out, you better not cry. Napakagaling po ng Dean ninyo dyan, ha? So pagbutihin yung lahat dyan at madalas siguro kayong tumutok sa ating programa dahil maraming maituturo si Dean na mga tips para kayo ay makapasa. Di ba, no, Dean? Yes. Pero talaga, thank you very much for allowing the Philippine Association of Law Schools through your program to render public service. Talagang maraming salamat. Maraming salamat. Oh, again, ha? Hindi tayo magpapaalam kay Dean dahil sa mga susunod na pagkakataon, nakakasama pa rin natin siya at magbibigay siya ng kanyang expertise. Kaya worry no more, mga DWIZ natin, ha? So anyway, maraming salamat sa iyo, Dean Mawis. Naku, mga tatlong palakpak nga dyan. Ayan, thank you, ma'am. Thank you. Ingat po. God bless. Alright. Okay, yan po ang ating Dean Mawis. Yes! Alright! Ang Dean ng College of Law Lyceum of the Philippines and of course, chairman po rin siya ng Philippine Association of Law Schools here in the nationwide yan. Alam niyo ba? Nako! Nationwide. Okay! So, anyway, again, maraming salamat po sa inyo sa pagtutok sa amin dito. Ulgaliin niyo po yan, ha? Every 5:30 in the afternoon with Mare ng Bayan. O, pero ang bagong lahat ng yan, ha? Maraming mga bumabati sa atin dito. Eto na! Ayan, ang mga gustong bumati sa atin. Pero bago pala ang batian portion, eto muna ang surprise natin sa lahat ng ating mga listeners at mga viewers sa ating Facebook Live. Okay? O, eto na. Eto ang tanong. Pipili ho kami ng 10. Okay, music nga dyan, friend. Ah, 10! 10! 10! 10, 10, 10, na tigpa 500 pesos, aba, isesend na lang namin sa inyo, ha? All you have to do is just answer the question. Ang dali-dali. Just answer the question. Kaya, 10 po ang magkakamit ng tigpa 500 pesos at isa ang magkakamit ng helmet. Ayan. O, sige. Isa pa nga, please. Ayon! Ayan, ha? Tingnan mo nga naman. Okay. So, ang question. Eto na, ang daming nagtatanong. Eto na po ang question. Ano ang title ng pinakabagong programa ni Mare sa DWIZ? Napakahirap naman nito. Ulitin nga natin. Oo. Ano ang title ng pinakabagong programa ni Mare sa DWIZ 882? Ang gagawin ninyo, aba siguro ho, mas magandang mag-text kayo. Pipili tayo sa mga texters. Pipili rin tayo sa lahat ng ating mga ka-Facebook Live sa chat. Okay, so pipili tayo at pipili tayo ng 10 niyan at isa ang magwawagi ng isang helmet. Yay! Ayan. Noy, hindi ho napupulot ang 500 ngayon. Nakapulot ka na ba ng 500? Wala. Wale. Oo, sige. 20. Wala rin? Pwede. Wale. Oo. Piso. Ayan, piso. Kala nyo lang piso. 25 yun. Okay. Anyway, so, eto na ha. O, sige. Pipili na tayo ng mananalo. Ay, ang daming nag-text. O, yung mga nagte-text sa akin dito, huwag na kayo mag-text na mga kaibigan ko. Mayayaman na kayo. Huwag kayong magte-text. Mayayaman na kayo. Yung give chance to the others. Ha? Okay? So, huwag kayong basta-basta magte-text. Give chance to the others. Yung mga elders, o, eto na ang ulit ang tanong. Anong title ng pinakabagong programa ni Mare sa DWIZ 882? I-type lamang po yan sa ating Facebook Live na, of course, dito sa ating Facebook Live. Ulit. Okay. Sandali lang po, ha. Ayan, ang dami na nagte-text, ha. Yung mga mayayaman dyan, kayo magbigay. Ha? Kundi, i-red light ko kayo.
O, sige. O, eto na, ha? Sinong makakasama na natin? Uy, eto na. Nako. Eto na ang ating kaibigan ng pagdating sa pampaganda. Okay? Bakit? Dahil kailangan nating gumanda. Kahit nasa bahay, dapat maganda. Diba? Ayaw natin ng pangit. Bawal ang pangit at pumangit at tumanda. Dapat laging maganda. So, ang bato-bato sa langit, pagpangit, ouch. Okay, eto na. Makasama natin, walang iba, ang aking doktora ng pagpapaganda. At siya talaga, oh, huwag yung sabihin miracle. Hindi miracle. Hoy, di ba? O sige, kasama po natin, walang iba, ang aking kaibigan na si Doktora Claudia Samonte, dermatologist ng Aesthetics Concept. Hello, Doktora! Hello, good evening, Mary. Hello, good evening, Doktora. Hello, audience. Congratulations for your show. Thank you. Naabangan namin yan. Thank you, Doktora. How are you? I'm good. Ito, nasa clinic pa rin. Kakatapos lang magpasyente. Pero of course, I will not miss your show because we are all looking forward. Wow, thank At you, yung Doktora. Yung bagong show mo, dami ng audience agad. Wow, maraming salamat sa'yo, Doktora. Ha? May mga itatanong ako sa'yo, Doktora. Ngayon nagkaroon ng pandemya, marami talaga ang nako. Talagang nagkakaiba-iba mga breakout sa mukha, kaliwa, kanan, may pimples sa harap at sa ilong. So, di ba? So, sa tagal na panahon, Doktora, na nawala ang derma, paano kayo nagki-clinic? Paano kung yung dati, Doktora, nangyayari dito? Uy, kasama na ako doon, ha? Anong ginawa mo noong mga panahon yun, Doktora? When they call us, noong time na bawal pa talaga kaming mag-open, or hindi naman sa bawal, because lahat naman tayo gusto natin talagang tumulong makontrol yung COVID. Niiyak talaga yung mga pasyente. Walang joke yon. As in talagang hindi ako nagbibiro. I'm sure yung ibang dermatologist din hindi nyo na-experience sila. Hindi lang naman kasi pathologic eh. Yung iba rin talagang cosmetic. Gusto nila talagang i-maintain yung kanilang beauty at saka yung health and wellness nila. So, dermatology doesn't mean naman, Mari, na puro pampaganda lang eh. Mm-hmm. Parang parte siya ng holistic approach natin to health. Mm-hmm. So, yung iba talaga maintain nila yan to keep their confidence. So, umiiyak talaga sila pag sarado kami. And sinasabi namin na hindi kami pwedeng mag-open, hindi kami pwedeng mag-facial ng patient or even mag-treat, maglagay ng toxin, fillers, and all the other things that they do. But, you know, hindi naman tayo pwedeng laging sarado. Kailangan din natin talagang bigay yung kapangangailangan ng mga pasyente natin. At di ba nag-usap tayo, sabi natin, di this pandemic, bawal ang maging angit. Oo. Kailangan talaga maganda. Kasi maganda yung outlook mo. Oo. Sa buhay mo, ang pakiramdam mo emotionally, kung maganda ka din talaga physically. Yes. So siya, yan na sabi ni Doktora, talagang naging importanteng-importante. Nakita tuloy talaga yung grabe ng pangangailangan ng isang dermatologist. Kasi inside out yan eh, di ba? Dapat maganda ka sa loob, maganda ka rin sa labas, di ba? Ganun talaga. So, naging in-demand. Nakita ang kahalagahan ng mga dermatologists. Di ba? At saka yung stress kasi, Mare, no? Yung stress na hindi nakakalabas masyado yung mga tao. Mm-hmm. Or nung nakakalabas man, di ba yung emotional anxiety and lahat ng iniisip mo tungkol doon sa future ng mga anak mo o magiging future ng negosyo mo and all of those things. Kaya pag na-stress ka, nalalagas buhok mo, nagkaka-wrinkle pa lalo, nagda-dry yung skin mo, nangangati ka, parang call it psychological itch, di ba? Parang feeling mo kahit ko lang makate, lahat nangangati, parang ganon. And then of course, the risk yung mga taong gustong-gustong magpa-vaccine pero lagi silang may thoughts na baka ma-allergy sila and all that. We also cater to that. So, yun lahat yung mga naging issues natin ngayong COVID. Okay. Kaya, I'm happy actually that you have a segment in your show for beauty.
Oo nga, at saka alam nyo po ha, pakinggan nyo po si Doktora Claudia Samonte dahil magiging regular guest din natin siya in the next succeeding months, ba? Diba? At saka yung mga kasapi niya, mga kasama natin, mga ibang dermatologists, mga kasama rin natin, ba? Diba? Magbibigay sila ng tips, ng mga solusyon sa inyong mga problema, ba? Diba? At para tayong lahat sabay-sabay na gumanda. Di ba no, doktora? Dapat gumaganda. Kailangan lahat tayo positive. Hindi pwedeng lagi na lang nakikinig tayo sa news. Puro parang nalulungkot tayo. So ngayon, pagka nag-on sila sa show ni Miss Mariao, masasolve na nila yung mga problema nila. Ngayon, kasama na ang mga problema nila sa beautification. Hindi na sila kailangan laging umasa sa teleconsult. So siguro we can give them little tips so that at least during the pandemic, positive ang kanilang pananaw sa kanilang buhay. Yan. Every Thursday po yan, meron tayong Beauty and the Best. Yan. Beauty and the Best. Every Thursday, makakasama natin iba't ibang mga doktor na pampabeauty. O kaya lahat po ng ating mga kailangan bilang babae. Ayan, de-discuss natin yan every Thursday. Thursday is ating pangbabae day. Tayo yan. Mga kababaihan. Diba? So, doktora, alam kong maraming kang pasyente na nakaantay sa'yo. Pero bukas na ang clinic mo, doktora. Tapos hindi lang naman Mariao, di ba, pampaganda, no? Kung may mga problema talaga sa skin, nails, and hair, they can always consult our group of dermatologists in the Philippine Dermatological Society. Lagi tayong nandyan to give our professional help to our patients. Ayun nga ang akala ng iba pag sinabing derma, ipampaganda lang. Pero hindi ho, holistic ang derma. Diba, kabuuan no, ng ating physical na anyo. No? At hindi lang talaga ganda. Kailangan minsan talagang may cure, eh, diba? Kasi minsan nakapasok sa loob, eh, diba? Ang mga, alam nyo, minsan, doon ko lang nalaman kay doktora na minsan pala yung mga tigyawat, minsan meron ding kinalaman sa loob. Eh. May mga intestinal din yun, di ba, doktora? Anyway, malalaman natin yan sa expert every Thursday. Oo, sa mga susunod na pagkakataon. Yes. Mas magandang malaman natin yan from the expert. Huwag tayong maniniwala lang ng basta-basta. Dahil maraming nagpapakadoktor na hindi naman po pala doktor. Di ba, no, doktora? Sumbong kay doktora. Marami nilang yan. Mag-ingat sa teleconsult. Yun. Kasi marami ho ang nagpapanggap online, and syempre we want to warn the public. So I think servisyong publiko ni Mariao ito, the reason why she has invited us also is mabigyan natin ng mga maliliit na tips yung ating mga listeners na mag-iingat sa mga pinipili nilang portal kung saan sila nagte-teleconsult. Baka ho nagte-teleconsult po kayo, ireresetahan po kayo, hindi naman alam ng ating gobyerno, mga illegal naman po or mga fake. Ayan. So, ayan na. Ayan ang warning ni doktora. Nagsisimula na siya. Pero, syempre, we wanted to have the best for ourselves and for our family. Kaya, you only consult doctors. Ayan, ha? So, Thursday po yan, makakasama natin. Walang iba, doktora Claudia Samonte. Palakpakan dyan! Masigabong palakpakan. Thursday, doktora, we'll see you. See you, Mare. Okay. Congratulations. Thank you, doktora. Maraming salamat. Mua-mua. Thank you. Ayan po ang ating naging panauhin at syempre magiging kasama rin natin sa ating programa every Thursday. At iikot po yan ha, sa iba-iba pang mga doktor na makakasama natin sa iba't ibang larangan. Okay? So, ayan ang ating programa. Sige, magpahinga muna tayo dahil kailangan maghanap buhay ng ating mga taga DWIC. Magbabalik pa rin po ang Mare ng Bayan dito sa DWIZ 882. Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. DWIZ. Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.
bumalik pa rin po inyong Mari ng Bayan, Mari Yao. Marami tayong babatiin ngayon. Greetings kay Director Henry Adornado. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin dyan. Sa Meleguna, siya po ang Ecosystems Research and Development Bureau, DENR. Si Gregorio Santos Jr. Hello, hello, hello. Si Florentina Oliva. Hello. Si Aneline Pasagdan. Nelson Jurige, ayan, at syempre meron ding mga nagpapabati sa atin dito, si Kevin and Clarice, si Tito Lucido, hello, magandang gabi sa inyo, shout out sa lahat ng ating mga KDWIC, todong lakas na himpilan, 882. Alright, ngayon naman mga ka-882, mahanap po natin ang chairperson ng Sakay Transport Service at ng PCPAG, walang iba kundi si Mr. Neil Estrella. Yay! Hello, good evening sa'yo, Sir Neil. Hello, Mare. Good evening sa iyo at sa, of course, sa lahat ng mga kasama mo dyan sa iyong programa ngayong gabi. Congratulations also for this program, no? Bagong bahay, so bagong programa. Wish you all the luck para sa iyong programa ngayong gabi. Hoy, alam niyo po, hindi niyo na itatanong ang cooperative na po ito ay tungkol sa mga riders na naghahatid po sa ating mga bahay-bahay ng mga inoorderan natin. Yan po ang cooperative ng Sakay at maraming gwardiya din na kasama natin sa PCPAG. Ngayon, bigyan mo nga kami, Sir Neil, no, ng konting ilan na ba ang konting figures lang, Sir Neil, no? Ilan na po ba ang riders na meron kayo ngayon sa Sakay na cooperative? Yes. Currently, we have more than 5,000 riders, no? Mm-hmm. Dito sa atin sa buong bansa. Actually, nationwide po yung ating mga riders. At katulad nga na nabanggit mo, karamihan sa ating mga membro o halos lahat ay nagtatrabaho po dun sa mga ang negosyo po ay online selling at sila po naman yung mga nagdi-deliver sa bahay-bahay, no? At maging sa mga opisina rin saang mang sulok dito sa ating bansa, nationwide. Mm-hmm. At dahil nga dumami na tayo at lumaki tayo habang may pandemya tayo, inorganisa natin itong ating mga kasama at bumunga tayo ng isang kooperatiba. Mm-hmm. Yung layunin ng kooperatiba na to ay of course mas strengthen yung direction ng ating mga riders at masiguro na yung kanilang mga benepisyo, personal na benefits and protection also, lalo na sa kanilang mga safety, ay matugunan natin. Kasi alam natin, yung mga riders natin, talagang maraming beses na sila, malaki yung mataasong porsyento na sila nadidisgrasya. Mm-hmm. Sa mga kalsada dahil nga napakalaki ng oras na sila ay nagtatrabaho. So, ito yung major na concern na ina-address ngayon ng ating kooperatiba. Siguruhin na sila ay protektado at kung meron mang mangyari sa kanila, yung mga benepisyo na manggagaling mismo sa buong organisasyon ay immediately nandiyan dyan, naka-ready. Mm-hmm. Para mag-assist sa kanila. Alright, yan ang gusto nating pangalagaan, no? At least nabibigyan ng trabaho yung mga walang trabaho sa simpleng pagsakay lamang ng motor, isang marangal na trabaho, nakakapaghatid ng serbisyo. Yun nga lang, kailangan din silang pangalagaan talaga dahil syempre may hazard ho yan pag nasa kalsada, no? Magandang pag-usapan talaga yan, mabibigyan ng trabaho. Paano nga ba dapat ang mindset ng mga riders natin sa kalsada, sa paghawak ng pera, di ba? At syempre, yung disiplina sa trabaho. Mahirap na ang trabaho ngayon. Buti na lang may trabaho, di ba, no? Sir Neil? Yes, tama ka dyan, Mare. Dito, may kasamang training to, tsaka motivation. Mm-hmm. Na, of course, yung training na
paano yung safe na pag-deliver nitong mga goods, no, na makarating sa mga customers natin, at mai-remit naman nila yung mga collection nila ng tamang sa tamang oras at sa mga ano sa tamang ano no kwenta. Ibig sabihin eh hindi dapat 'to sosobra at hindi rin dapat kukulang. Magkukulang. Kasi pag yan nagkulang yung ano natin yan, medyo merong kaukulang punishment 'yon eh. Ikaw mag-aabono doon kapag kulang yung inyong remittance. So meron ding test of integrity rito, no? Mm-hmm. Kahit na sabi natin na maliit yung kanilang collection, eh natetest dito yung kanilang honesty at yung integrity ng tao. Mm-hmm. Nakakatuwa nga eh, kasi kahit na, alam mo, panahon na may mga bagyo tayo, ganyan, natural calamities, tuloy-tuloy sila nagde-deliver at mataas yung rate natin ng compliance, no? Mm-hmm. Sa ating mga riders. Mm-hmm. Although hindi naman natin ma-perfect talaga na merong minsan yung iba nakakaisip na gumawa ng di maganda, natetempt doon sa kanilang mga collection. Very ano, masabi natin na may mga isolation lang tayo at na-address natin to, nakokorek kagad natin. Pero napakataas talaga ng porsyento na ng compliance ng ating mga riders. Ibig sabihin, ito ay nag-indicators lang na mahal nila yung trabaho nila at masaya sila sa ginagawa nila at talagang nakakatulong ito sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga sarili, habang wala pa tayo sa normal talaga ng ekonomiya at paghahanap buhay. Napakagandang alternatibo ngayon ito nung natrabaho para sa nakakaraming Pilipino. Oo, dahil nga makikita mo na talagang iba namumuhunan pa talaga ng motorsiklo para lang talagang makapaghanap buhay. Tama yung sinabi ni Sir Neil, no? Napakarami po na talagang yung kanilang skills na lang ginagawa na nilang negosyo yon dahil sila na mismo ang gumagawa ng paraan para makabuhay ng kanilang mga pamilya. Nakakatuwa yan, ha? Kaya, green light ba yan or red light? Sige nga. Green light! O, yan. Green light. Okay, ingat kayo sa red light. Red light! Ingat ka sa red light, pero green light sila. Sige. Anyway, ay nakakatuwa ah. Marami ho tayong makasama pang mga storya ng ating mga riders ng sakay, ha. So shout out tayo sa lahat ng sakay riders. Yay! 5,000 of them pinangunahan ni Sir Neil. At hindi lang yan, makakasama din natin si Sir Neil sa mga succeeding episodes natin, dahil hindi lamang po mga riders ang kasama niya. Kasama niya rin po ang mga security guards. Okay? Bantay? Hindi ko alam kung pa. Todo bantay. Tama ba ako doon, Sir Neil? Dapat talaga ang gwardya, todo bantay? Sa asawa ba? Saan ba? Yung mga gwardya naman natin, meron silang limang bagay na dapat tandaan, no? Kapag sila po ay duty, sila yung dapat nag-o-observe, nagde-detect, nagde-deter, sabihin, nade-detect, dapat nakikita nila kung may mga threat or may mga intruder. Nagde-deter, ibig sabihin na kung nandiyan sila, hindi natutuloy yung gagawa ng masama. Tama. Bawal matulog. Terence, no? Of course, lagi natin sinasabi yan sa ating mga kasamang gwardiya na kapag natutulog po tayo sa duty, parang binabayaran ng kliyente natin yung iyong pagtulog. Di ba? So, unfair naman din sa ating mga kliyente. So, ang motivation natin dyan, para di po tayo antukin sa duty, matulog po tayo sa araw. Kung tayo po ay panggabi, kung tayo naman po ay pang-araw, matulog po tayo na maayos sa gabi. Kung mahal po natin ang trabaho natin. Paano naman? For example, parang ano lang yan nasa loob ng klase. May drawing sa mata. Pero yung drawing sa mata para gising, red light ba yun? Green light? Ay, ang hina talaga. Red light! Ayun! Ang bilis na. Oo, yan. Nagagamay na ng aking DJ dito eh. So, red light ba yun? Green light? Red light! Oh, red light. Oh, red light yun, Sir Neil, ha? Pagka merong may mata dito drawing, ha? Bawal. Bawal. Dapat laging aktibo at gising na gising yung ating mga gwardiya kapag sila po ay nakapost. At ituloy ko, di ba? Detect, deter, observe. Ibig sabihin na obserbahan niya yung kanyang AOR na binabantayan.
Tapos importante din yung action, no? Act. Ibig sabihin, kung meron siya nakita na intruder, ganyan, meron siyang kapangyarihan na hulihin ito, i-stop ito, at yung hulihan yung report, gumawa ng kukulang report, dahil kapag ka nagkaroon ng investigasyon yung ating mga kumpanya at ating mga kapulisan, makakatulong tayo kasi yung spot report, nanggagaling po yan sa ating mga gwardiya. Alright. Sila po yung unang tumutubon dyan. Okay. Nagbibigay ng initial information. Marami ka pang tips na ibibigay sa amin eh, 'di ba Sir Neil, sa mga susunod na pagkakataon. Syempre, hindi natin kayang sabihin ng marami ngayon dahil nga limited ang oras natin. Pero ia-alat ho natin 'yan sa Anything Under the Sun every Friday. So pwede ho tayo mag-usap ng Anything Under the Sun patungkol pa rin sa mga kasama nating gwardiya, riders, kasambahay, OFWs, or rather ano pala sila, Wednesday ba sila? Okay, I will just check. Sorry naman, matanda na siya. Siya matanda. Ito, hindi ako. Okay. Yung isa ho dito. Oo, sorry. Oo. But then, talagang for the whole week, marami tayong mga story at kasama po natin ang ating mga sakay drivers. At syempre, palakpakan din natin ang ating mga magigiting at magagaling na security guard. Clap, 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 clap. At clap, clap, clap din kay Sir Neil Estrella. Sir Neil, sasamahan mo kami ha. Alam mo, mga katropa natin dito sa DWIZ, meron tayong naging paraffle. Ito na ang mananalo ha. So, limang winners ho yan na ipapa-Gcash na lang namin kung ano ho ang gusto nyo. Of course, courtesy of our partners here, si Sir Neil Estrella. Maraming salamat, sir. Thank you. 5 at saka 5 na sakay drivers ang ating mga pipiliin. At syempre, meron tayo pamimigay na helmet. Pero dapat ba pagka, ano, Sir Neil, dapat pagka sila ay bumabiyahe sa sakay, dapat protected din yung gears nila, di ba? Yes, yes. Mandatory yan na compliant tayo dapat sa lahat ng mga safety gears na dapat suot natin, no? Kapag tayo ay naghahanap buhay. Yun ang lagi natin pinapaalala sa ating mga riders na ang pinakamahalaga dyan, yung buhay nila, hindi natin kayang palitan yan, yung mga motor, yung mga kagamitan, pag nasira, pwede natin palitan, pero yung buhay po, mahirap palitan. Kaya dapat mag-ingat. Laging magsuot ng mga safety gears. Ayan. So, speaking of safety gears, eto na ang mananalo. Sandali lang ha. Diyan ka lang. Dahil ibibigay sa'yo. Marnie, pakibigay nga ang winner at siya ang mag-a-announce. Pakitext na lang kay Sir Neil yung mananalo ng helmet. At ako naman ay sasabihin ko na ang nanalo ng yung lima muna na Tigfa 500, limang winners muna ang ating sasabihin. Ha. Winner ng Tigfa 500, sandali lang dyan. Standby, Sir Neil, ha? Ikaw mag-announce ng helmet. At saka ipa-announce mo nga kay Sir Neil yung lima. Okay, pagtrabahuhin natin siya, ha? Palit tayo ka mo, ha? Ikaw, siya muna magtrabaho. Sige, bigyan mo sa kanya yung limang winners, sa akin yung limang winners. And winner ng tigli 500, sasabihin niyo sa amin paano namin ibibigay, ha? Okay, winner niyan, ang ating first winner, I see... Aaron Conosa! Yeah! Congratulations! Okay, at ang winner ulit ng isang ng 500 pesos, si Nino Tarina! Yeah! Tatalimbong eh. Okay lang ha. Sige ha. Sige kayo ha. Sige. Alright, eto na. Winner ulit ng 500 pesos, si Jefferson Faliado. Yay! Parang walang kinain yung mga kinapit. Kulang ng pansit. Okay. At winner pala yun, si Fran CIS. Fran ba yun? Fran CIS. Tama ba ako doon? Oh, eh sige, tawagan nyo ha. Problema nyo yan. Kunin nyo yung mga numbers. Okay. Tatawagan namin kayo para malaman po namin kung paano namin padadala ang 500 pesos ninyo. Yay!
Sabi nila sila na lang daw ang manalo, no? Diba? Ay, bakit parang mas malakas ang palakpak nung sinabi kong kayo? Tingnan mo nga naman. O, sige. O, yung nanalo naman ng helmet, sinong nanalo ng helmet? Na-text yun na ba? Kay Mr. Neil Australia? Na-text na. Okay. Sino? Ayan ang helmet. Okay, sige. Sabi ni Sir Neil, kailangan dapat naka-helmet ang ating mga riders. Dapat lagi kayong naka-safety gear. Okay, sino bang nanalo ng helmet, Sir Neil? Wala pa. Wala pa ako. Dinodrop na yata. Sino ano ba yan? Ang tawag sa toyo yung... ano ba? Tidex na raw eh. O sige, ano... Okay. Ano ba yan? Nako, sige, sandali lang. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Uy, ulitin natin yung mga winners kanina. Okay. Congratulations muli kay Nino Tarinay, Jefferson Paliado, Fran CIS or Sis, Aaron Canosa, at Marvin Mendoza. Yay! Announce natin ulit ha. Again, we will get in touch with you po kung paano nyo makiklaim ang inyong mga prizes. Okay? So, ipapadala na lang namin sa inyo ha. Hindi na rider. Sa mabilis na paraan, padadala po sa inyo ha. Okay. May kasama pang kiss yan. Sabi niya, wag na lang, may COVID. Okay. Sige. Okay. Meron na ba? Alam na? Meron na. Okay, o sige. Yung nanalo ng helmet na pinapakita sa screen ay si Michi. Ay, congratulations! Ganda ng pangalan ito, Michi. Tingnan mo nga. Michi. Ha? Michi. O tingnan mo, may babae talagang riders, no, Sir Neil? Tama ba ako? Meron din, ano? Yes, oo. Marami tayong babaeng riders. Ito actually, taga Mindanao. Wow! Taga Mindanao! Michi, congratulations! Ngayon problema ko na kung paano ko padadala sa'yo yan. Oh, no! ang full name pala niya, sandali ah. Ang full name niya is Michelle Ranyoa. Taga Mindanao. Ang full name ni Michi. Oh. Michelle Ranyoa. Ano talaga? Ito. Okay. Ranyoa, Michelle Ranyoa. Okay, sige. Congratulations! Okay. Galing Mindanao. Michi. Okay. Kasi po, Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao po napapakinggan ang ating programa, Sir Neil, ha? Nationwide. Yes. And of course, we're actually worldwide. Yan nga po yung magandang balita dahil sa Facebook, makakasama natin every Friday ang ating mga community leaders from iba't ibang bansa. That's every Friday, okay? So anyway, maraming salamat sa iyo, Sir Neil. Thank you so much. At we will see you soon again to discuss more about Sakay. And of course, maraming tips ng pagbibigay ng trabaho, motivation, and a lot more things for our cooperative and ating mga riders. Okay? Thank you, sir. Any yes. Parting message? Well, una, thank you sa Marinang Bayan. Thank you, Maringyao. And thank you sa lahat ng Sakay members and Sakay staff na tumutulong sa atin para mapaunlad itong ating kooperatiba. I hope you will support your cooperative hanggang sa dulo to. Ang mission natin dito ay mapaunlad talaga ang bawat isa. And of course, kapag mas marami tayo, mas malakas, mas matibay at mas madali po tayong masenso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Neil Australia. Thank you, sir. Bye. Ayan. So, eto na. Dahil unang araw po ng ating programa, of course, we wanted to be blessed. At syempre tayo po ay magbibigay serbisyo. Yan po ang naging layunin ng inyong Marinang Bayan na magbigay serbisyo sa ating mga
nakikinig at laging tumatangkilik sa atin. Kaya po, bukod po sa serbisyo publiko ng pagbibigay ng libreng legal, serbisyo publiko ng pagbibigay ng trabaho, motivation, pagpapaganda, lahat na po, no? Dapat meron din tayong guidance ng ating Lord. Ayan. Ako po isang Christian. Word for All Nation po ang aking pinupuntahang church at makakasama po natin ngayon ang aking pastor, senior pastor ng ating Word for All Nations International Inc. Walang iba kundi si Pastor Paul Mata. Hi, Pastor! Hello, good evening! Good evening! Ako po ba'y naririnig? Ayan, I could hear you loud and clear now, Pastor Paul. Okay, of course. Sandali lang. Naririnig ko po kayo. Okay, that's very good. That's very good. Okay, Pastor Paul, bilang ikaw po ay senior pastor ng Word for All Nation at aking pastor, ay parang mali yung card dyan sa baba. Naging siya si Neil Australia. Pakipalit na lang po. Siya po si Pastor. Baka magkapalit sila ng mukha. Hala. Okay, loud and clear. Okay, there you go. Okay, Pastor Paul. Sandali po lamang at ako'y... Okay, paki-check mo nga si Pastor Paul, please. Okay, babalikan natin si Pastor Paul. Basahin muna natin lahat ng mga nagwagi. Gawin na nating sampu yung mga nagwagi sa atin. Of course, Rubelin Gavino, congratulations! Jojo Pahoyo, congratulations! Nos Red... Ang hirap ulitin natin. Nos Red Fridge. Torre Campo Loyola, ayan, congratulations. Aldrin Batanay, congratulations. At Christine Degante, you are all winners of 500 pesos. Ayan. Okay, so... tatawagan po kayo ng aming staff, ha? So wag ho kayong mag-alala, padadala ho namin ng pera yung nanalo lang helmet na taga Mindanao. Congratulations. Okay, nandiyan na si Pastor. Pwede na ba si Pastor? Ako ba yung naririnig? Yes, Pastor Paul, naririnig ka namin. Oh, okay. Go. Okay na. Okay. Would you like to share? Finally. Yes, finally. Share, Pastor Paul, every Friday you will be with us, right? 6:20 po bago tayo magtapos, tayo po ay be-bless ni Pastor Paul sa linggong nagdaan at ibe-blessin tayo sa susunod na linggo. Kaya Pastor Paul, take it away. Salamat, Mare. Congratulations to Mare ng Bayan. Pag pinapanood ko po to si Mare, parang pong isda na nakawala sa tubig. Happy at saka punong-puno ng grasya ng Diyos. Nakikita po natin na tamang-tama po si Mare dito sa programang ito. Ang mensahe ko po ngayon ay apat na puntos po. Isa po, kailangan po tayo manalangin sa Diyos. Si Kristo Jesus po is the only way, the truth, and the life. So manalangin po tayo sa ating Panginoon. Number two, manampalataya po tayo kay Kristo Jesus. Number three, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Dahil doon po lamang natin matututunan ang turo ng Panginoon sa atin. Dito po tayo magkakaroon ng wisdom from God, guidance from God, leading from the Holy Spirit. At number four, kailangan po tayo magtanim. Ano po itong sinasabi kong magtanim? Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Galatians, do not be deceived. God cannot be mocked. Hindi po daw natin pwedeng maloko ang Diyos. Dahil kung ano po ang ating tinatanim, yun po ang ating aanihin. So, kailangan po tayong manampalataya sa Diyos. Kailangan po tayong manalangin kay Kristo Jesus. Kailangan po nating mag-aral ng salita ng Diyos.
At kailangan po natin magtanim. Magtanim sa kasipagan, magtanim sa mabubuting gawa, magtanim sa kabaitan sa ibang tao, at magtanim sa kasipagan. At kapag tayo po ay marunong manampalataya sa Diyos, manalangin kay Kristo, mag-aral ang salita ng Diyos, at magtanim sa kasipagan, kabutihan, kabaitan, eh ang buhay po natin ay tunay ngang pagpapalain ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo, o Diyos Ama, at panalangin po namin na lahat po ng aming mga problema ay ibinibigay na po namin sa inyo, lahat po ng aming pasanin, lahat po ng aming mga challenges sa buhay, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo, nalalaman po namin, o Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, na ang kasagutan po sa lahat ng aming problema ay nasa sa inyong kamay. Bigyan niyo po kami ng wisdom, ng katalinuhan, ng grasya, ng favor, Panginoon, at kami po ay tuluyang mananampalataya sa inyo, kami po ay tuluyang mag-aaral at magiging masunurin sa inyong salita, at tuluyan po kaming magtatanim ng mga mabubuting gawa at kasipagan at kabaitan sa ibang tao. Sa pangalan ni Kristo Jesus, itong aming samot dalangin. Amen. Amen and amen and amen. Maraming maraming salamat, Pastor Paul. Of course, with the guidance of the Lord as we start our program, mga ka-8-8-2, at syempre, it's nice na ang tunay na purpose po natin kung ba't tayo nandito ay magbigay ng tamang kaalaman, magbigay ng guidance. From, of course, or we're getting wisdom from the Lord every now and then. That's why, yan po ang aking, ano eh, si Pastor Paul. Every time na kailangan ng wisdom, makikinig lang tayo sa salita ng Diyos, and then wisdom would come. And that would lead us to a lot more things that even us, kahit tayo po, no, hindi natin minsan naiisip na nagagawa ko pala ito, pero pinagagawa pala sa atin to ng Holy Spirit to help a lot more people. So I'd like to thank you, Pastor Paul. Thank you po. Salamat. So we'll see you Friday again. Okay, thank yes, you. Friday. Yes, maraming maraming salamat kay Pastor Paul Mata. Ulitin ko lang po, mga kababayan ko, I'm very very happy na Luzon, Visayas at Mindanao nationwide napapakinggan po tayo. Maraming maraming salamat po muli sa DWIZ 882 or 882 sa very warm welcome sa amin. Thank you so much. And of course, to our boss, Sir Edgar, and of course, Alex, Calda, sa lahat po ng bumubuo ng DWIC, maraming maraming salamat po. At ito'y isang oportunidad na magbigay serbisyo sa ating mga kapamilya. At hanggang sa muli po, ako po ay muling kumakatok sa inyo na sana ugaliin niyo pong makinig sa amin 5:30 in the afternoon hanggang 6:30 in the evening. Ako po ang inyong Mare ng Bayan. I'll see you all tomorrow, guys. Bye! Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.